Paano malalaman kung hindi ka na niya mahal? Madami nang wala sa kanya. Madami na siyang ayaw sa'yo. Nagiging best actor, best actress na sila. Hi mga mommies and sunkies! It's me again, Kirby, your Mommy's Corner. And welcome to my channel! For today's video po, pag-uusapan po natin ngayon on our Mommy's Corner topics. Siyempre, na-miss ko din to, na-miss nyo din to, kasi sunod-sunod, kasi diba, naggumawa ko ng mga live stream, tapos naggawa ko ng mga product review, kaya nawala din naman si Mommy's topic. So recently, diba, may ginawa tayong topic kung na, paano sasabihin kung ayaw mo na. Yun kasi kung paano mo sasabihin, but this is gonna be different kasi paano mo ba malalaman kung hindi ka na niya mahal? So, applicable to sa lalaki, babae, bakla, tomboy. Basta nagmahal ka at ramdam mo nang hindi ka talaga niya mahal, para sa'yo to. Yung topic na to. So, I hope you watch this video until the end because I'll give you a bonus tips and advices po. Don't forget to subscribe. Click the notification bell sa baba para updated ka pang susunod nating mga vid. And let's start! Itong mga signs na to, madami naman talaga siya. Kaso ginawa ko, binuod ko na lang siya sa tatlong category or tatlong signs. Which is galing siya sa mga experience ng ating mismong mga mommies or kasunkis na mismong naranasan at nag-share ng kanilang ideas and thoughts para sa topic na to. So, thank you so much. So, let's start. So, paano malalaman kung hindi ka na niya mahal? Ang sakit naman ng topic na to. Ang stress ng mga topic sa Mommy's Corner, no? Pero it's okay kasi it's more on helping and inspiring po yung aking kapwa, mga mommies and kasunkis. So, first thing is, paano malalaman kung hindi ka na niya mahal? Madami nang wala sa kanya. What? What the fuck? Ano ibig sabihin ng madami nang wala sa kanya? Wala na siyang pakialam sa'yo. Yun yung una mong mararamdaman or yun yung unang signs. Wala na siyang oras sa'yo. Kasi di ba, pag mga first ano nyo, normal talaga may oras talaga yun sa'yo. Ultimo nga pagte-text eh. Magte-text nga lang yun, mayat maya nga nagte-text yan. Eh. Di ba, applicable to sa mga married couple or may mga jowa pa lang dyan, alam mo na. Di ba, first, di ba, susuyuin ka pa, susunduin ka. Di ba, madalas kang susunduin, madalas kang iti-text. Pag hindi mo nga nireplyan agad, nawiwindang me. So, malalaman mo na kung hindi ka na niya mahal, wala na siyang interest sa'yo. So, wala na siyang pakialam sa oras mo. Di ba, parang hindi na nagmamatter sa kanya kung masusundo ka ba niya, matitext ka ba niya, mamimessage ka ba niya, makakamusta ka ba niya. Then, dun nga papasok yung wala ng komunikasyon. Kasi nga, na-lesson na, mararamdaman mo agad, hindi na ganun tulad dati. Di ba, kung masipag yan mag-video call, masipag mag-text, masipag yan masipag magsundo, gustong-gusto kang kausap, bigla siyang magbabago. Ganun yun. And then, syempre, sa mga, alam niyo na, mawawalan siya ng gana sa sexy time, yung dalawa. Di ba? Mararamdaman mo. Pero di ba, merong iba na wala nang gana sa relasyon, pero may gana pa sa ganun, no? So, depende. Tsaka, di ba, case to case naman daw, may mga times talaga na pwede rin sigurong huwag matayang nega. So, pwede rin siguro kaya walang time. Pwedeng busy din sa work. Kaya di nakakapag-text, hindi gano'n nakakapag-load. Di ba? Pwedeng i-defend pa nila yung sarili nila. Pero alam nyo, bottom line, lahat ng bagay may paraan. Ganun lang yun. Hindi pwedeng, hindi mo gawa ng paraan dahil mahal mo yung taong yun. Pag mahal mo yung taong yun, gagawa ka ng paraan. Kung wala ka ng pakialam sa taong yun, you'll never give interest na. Diba? Hindi ka na magbibigay ng effort sa taong yun kung hindi mo na talaga siya mahal. At ang laking bagay ng effort, ang pagbibigay ng effort at halaga sa isang tao. Pangalawa, madami na siyang ayaw sa'yo. No! God, please, no! 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 So, yun yung pangalawang mararamdaman mo. Madami na siyang ayaw sa'yo. Samantalang, di ba, nung bago kayo at nung fresh na fresh pa yung love niyo sa isa't isa, halos sabihin lahat ng pinakamagagandang salita para sa'yo. Pag hindi ka na niya mahal, sasabihin niya na lahat ng ayaw niya sa'yo. So, ganun-ganun ba yun? Ganun na lang ba dapat yun, di ba? So, paano mo malalaman? So, yun nga, hindi na nagpapakita ng interest sa'yo. Ayaw na ng commitment. Nung gusto kang, 'di ba? Nakakainis 'yung pag maririnig mo ayaw na bigla ng commitment, 'di ba?
parang pumasok siya sa relasyon, hindi para makipag-commit ng matagal. Diba? Ano lang yun, trip-trip niya lang yun. Diba? Tapos hindi na siya nakikinig sa'yo. Especially to sa mga married couple, no? Lalo na pag may mga problema tayo sa, unari, sa mga bills natin, yung mga kailangan isete, o may ganitong kailangan puntahan or pag-usapan. Wala nang pakialam si partner. Diba? Parang bahala ka na dyan, alam mo na yan. Imbis na dapat pag-usapan yung dalawa kung ano yun. So, nawawala na siya ng interest din para doon, para pag-usapan. Dapat may emotional support ka na maramdaman from your partner. Wala na siya. Hindi mo na ma-feel at all yun kung hindi ka na niya mahal. Tapos, hindi ka na priority. Nararamdaman mo na nga yun. So, hindi ka na priority. Nawawala ng oras sa'yo. Diba? And sa ating pangatlong, alam mo ito yung category na ano, yung nagiging best actor, best actress na sila. Alam mo yun? Ano yung ibig ko sabihin? So, ganito, umiiwas na sa'yo. So, yan yung nararamdaman mo, diba? So, doon, mag-iisip ka na, bakit naiwas na sa akin to? So, ibig sabihin, kung gusto mong kausapin, or gusto mong makasama, mas trip niyang hindi ka kasama, or hindi ka kausap. So, ganun yung mararamdaman. Tapos, minsan, alam mo, nagiging spy or agent sila. So, ano ibig sabihin? Naglilihim na sa'yo. Diba? So, yung mga cellphone, pansinin mo yung cellphone, lagi nang dala-dala. So, ganyan. Tapos, parang, makikita mo din minsan daw sa phone, sabi, yung mga messages mo, wala na. Tapos, sa friends na lang din niya, madalas, diba, totoo naman dapat, kung madalas kayong nagkaka-text or nagkaka-message sa isa't isa, hindi niya naman basta-basta bubarahin yung mga messages mo. Diba? Depende na lang kung madaling mapuno siguro yung phone niya, yung storage niya. No? Sige, given, pagbigyan, nagbubura siya ng messages, pero at least sana isa man lang message mo, no? Ma-irritate niya man lang, diba? Tapos, yun nga, may mga ginagawa na siya na mga hindi naman niya madalas ginagawa. Alam mo yun. Yung tipong halimbawa, hindi naman siya yung taong palagimik, 'di ba? Yung tipong tapos biglang madalas gumigimik na o kaya madalas hindi naman siya yung taong mahilig talaga mag-travel, 'di ba? May ganyan yung mas trip lang sa loob ng bahay, biglang nahilig mag-travel. Hindi dahil sa okay, sige sabihin natin, YOLO, you only live once. Pero meron kasi talagang nagbabago dahil alam niyo na, may nakilala talaga silang iba. Siyempre, madami ng rason. Diba? Pag ano, marami ng reason, pag tatanungin mo sila, marami ng palusot. Yung mga white lies na yan, mga pagsisinungaling na yan, nananatili pa rin ano yan eh. Hindi isa talaga yan sa mararamdaman mo pag hindi ka na talaga mahal. Kasi, or tama yung pagsisinungaling, diba? Tapos, yun nga, nagtatransform sila, nagbabago na ugali, alam mo yung madali mainitay na yung ulo, konting gawin mo lang, madali ng konting kibot mo lang, may gagawin kang hindi maganda, may sasabihin, lagi nang galit sa'yo. Drama queen, drama king, yun na nga, yung palagi kang sinisisi pag may nangyayaring ganito sa relasyon mo. Parang, ang nangyayari, puro problema na lang, or yung puro pangit na lang yung nakikita niya dun sa relasyon mo. Alam mo yun? So, drama king and queen. Diba? Tapos lahat ng naiisip niya, puro masasamang nangyari. Puro negative din ang naiisip niya doon sa relasyon niyo. So, yung sabihin, mas prefer niya to think yung mga negative thoughts and experiences kung hindi ka na talaga niya mahal. Kasi gusto niyang i-retain sa utak niya, gusto niyang isipin sa utak niya na hindi ka na talaga niya mahal. Diba? Gusto niyang justify sa sarili niya na hindi ka na talaga niya mahal. Tapos, syempre, nagiging director na sila. Paano yun? Gumagawa na sila na sarili nilang plano sa buhay nila nang hindi ka kasama. Diba? Hindi ka nga priority na eh. So, may sarili na siyang plano. Mararamdaman mo yun. Diba? So, saan ka doon? Diba? Doon pa lang, come to think of it na girl or boy. Mag-isip na kayong mabuti. Tapos, syempre, sa iba to, nakakainis talaga yung mga feeling politiko, ganyan. Paano feeling politiko? Mas gusto nilang, mas prefer nilang kasama yung mga friends nila kaysa sa'yo. Mas marami silang time sa friends nila. Although, sige, given, lalo na, diba? Minsan naman tayo magkaroon talaga ng tinatawag na support group. May mga support group naman talaga tayo. May mga friends, family tayo.
Oh, may time talaga na kailangan, syempre, 'di ba? Kailangan nating makisama talaga sa kanila, or may time na kailangan natin syempre mag-bonding sa kanila. Pero yung tipong halimbawa sa mag-asawa, tipong day off mo na lang. Tuwing day off mo, nandun ka sa tropa mo. Imbis na tulungan mo yung asawa mo, 'di ba? Lalo na kung may maliit pa kayo. 'Di ba, tulungan mo mag-alaga ng anak mo, or maglinis. Ano ka lagi sa tropa mo, 'di ba? It's just a minimal, di, pero alam nyo po, guys, malaking bagay sa aming mga babae pag tinutulungan nyo kami sa loob ng bahay. Kahit hindi nyo naman kami tulungan buong maghapon, tulungan nyo lang kami in a way na maramdaman man lang namin na nakakapahinga kami, or gusto nyo kaming bigyan ng time para makapagpahinga naman bilang nanay at bilang babae. Malaking effort na sa amin. Pero kung lagi kayo nandun sa tropa nyo, di ba, mas priority nyo yun. Diba? Diba? Isip-isip ka rin, diba? Be responsible naman. Babae o lalaki, diba? So, siguro worse doon talaga na hindi ka niya mahal. Feeling ko pag sinasaktan ka na talaga physical, yun na talaga yung hindi maganda. Kasi, diba? Kung mahal ka talaga ng taong yan, hindi ka niyan sasaktan. Emotionally and physically dapat. Kasi, alam niya dapat kung hanggang saan lang din yung boundaries niya sa pagmamahalin. Hindi naman, oh, mahal na mahal mo ng buong-buo. Pero isasaktan mo na siya to the point na, okay, possessive ka na or nabibwisit ka na sa kanya para saktan. Hindi na valid yun. So, pag ganun, sinasaktan ka na, girl or boy, alam mo na. So, give your time to yourself na. It's time to think about it. Alam mo yun? Kasi, malalaman mo na yan eh. Pag hindi ka na mahal, lastly, alam niyo na. May iba na talaga yan pag hindi ka na talaga niya mahal. Kasi i-justify niya lahat ng pangit sa relasyon mo. Dahil hindi ka na nga niya mahal. Diba? Gusto ko mawala na din sa relasyon mo. Ganun lang yung kasimple. I'm giving you the advices today. I-share ko sa inyo yung mga advices na shinare din ng ating mga kasunkis para doon sa mga... Diba, actually, dapat second vlog ko pa to eh. Ang yung second content ko pa to eh. Pero, I wanted to share to you guys na para at least isa na po yung dapat nating gawin to have the key to a relationship goal, diba? Or to a happy marriage, yung sinasabi nila. Alam nyo, one word lang naman talaga yung kailangan natin sa bawat, sa relasyon natin para mag-work talaga siya effectively. And lifetime talaga, alam mo yun. So, kailangan talaga ng respeto sa isa't isa. You always give respect to each other. Kahit naman hindi sa asawa mo yun. Kahit naman sa ibang tao, diba? Sa pamilya mo, sa katrabaho mo, sa kaibigan mo. Diba? Ang laking bagay pag meron kayong respeto sa kapwa at sa isa't isa, maging sa relasyon na meron kayo. So, why would I say na it should be respect? Diba wala na siyang oras sa'yo kung hindi ka niya mahal? Kung mahal ka niyan, bibigyan ka niya ng oras. Respeto ang tawag doon. Kasi nangangahulugan na yung pagbibigay niya ng oras sa'yo is pagbibigay ng atensyon para maramdaman mong special ka. Diba? So malaking bagay yun. Kung may respeto siya sa'yo, bibigyan ka niya, paglalaanan ka niya ng oras at atensyon. Pangalawa, pinakamahalaga na ikaw yung number one supporter ng partner mo or ng asawa mo. So you should be the great supporter. Alam mo yun? Yung tipong ikaw yung number one fan niya, diba? Ikaw ang pinakamatinding support system talaga dapat ng partner mo. So, dapat meron kayo nun. At dapat mararamdaman mo yun. Pangatlo, kailangan priority ka ng partner mo higit kanino man. Especially sa mga married couple, diba? Alam niya yan, na pag kayo ikinasal, isa na kayo eh. Ikaw talaga dapat ang isa sa mga priority niya. Diba? Siyempre, may bukod sa may mga anak kayo. Diba? Malaking bagay pag naramdaman mong priority ka talaga ng asawa mo at ng partner mo. So, pang-apat, make your partner as your best friend, life buddy. Diba? Diba pag best friend, pag may best friend tayo, open tayo doon sa kanila, open tayo sa mga secrets, doon natin sinasabi yung mga sikreto natin sa mga best friend natin. Masyado tayong open pag mga best friend natin. So, treat your partner as your best friend. Kailangan hindi ka naglilihin, kailangan open ka doon sa partner mo. Minsan yan kasi nagsastart yun. Diba yung mga simpleng bagay na hindi natin sinasabi minsan sa partner natin, nasisimulan siya
ng away or kahit sasabihin na dadating na pagsisinungaling na agad yun. Kasi hindi ka nagtitiwala, pare open yung mga ganong ganong sitwasyon, di ba? Or ganong mga senaryo. And then, panglima, syempre, respetuhin mo rin syempre yung mga taong nakapaligid sa kanya, yung mga taong mahal niya, yung pamilya niya, yung kaibigan niya. Kailangan respetuhin mo rin para ganun din yung ibabalik sa iyo, diba? So at least hindi naman yan one way, diba? Hindi naman laging one way relationship, eh, diba? Kailangan give and take talaga yan. Siguro pang-anim, pahalagahan mo talaga yung asawa mo. Yun lang, pahalagahan mo talaga siya kasi kailangan ikaw talaga yung nagpapalakas ng loob niya. Sa lahat ng gagawin, kailangan nararamdaman mo talaga na pinapalakas niya yung loob mo. Hindi yung siya yung nang, alam mo yun, siya yung number one hater mo. Siya yung number one humihila sa'yo pababa. Diba? Nakakainis yung may ganung partner. Wala man lang support na, wala man lang, ka man lang makaramdam ng support talaga na all-in talaga bibigay sa'yo. Diba? Which is lastly, ay which is yung last talaga na sabihin ko, kailangan teamwork. Talaga yung mahalaga doon. Kasi, laging kayo dapat magtulungan na dalawa. Once kasi na nawala yung teamwork ng isa sa yung teamwork nyo sa relasyon nyo, mawawala yun. Alam nyo, it's gonna be so hard na kasi. Alam nyo, sobrang laking bagay na kayong dalawa ay sobrang solid na magka-team. Yun. Kung hanggang, ay, alam mo yun, kahit anong mangyari, kayo talaga dapat yung parehong may malakas na pagtitiwala at respeto sa isa't isa. Diba? Ang laking bagay na may respeto kayo sa relasyon at nire-respeto nyo yung partner nyo. Kasi hindi pwedeng sabihin, nga sabihin nyo agad, hindi nyo na siya mahal. Andaling sabihin. So, disclaimer lang po, I'm not a life coach, a family advisor. Lahat po na naririnig yung advices or napapanood yung advices po dito is galing po mismo sa mga personal na experiences ng ating mga kasungkis at mamis talaga. Diba nga sabi ko sa inyo, madaling mag-google. Pwede mo naman i-google yan eh. Magbas tayo, diba? Magbasa ka. Pero kung yung mismong galing mismo advices at tips ay na-experience mismo ng personal at sinishare po talaga sa atin, kaya po gustong-gusto ko yung Mami's Corner. Kasi ang laking bagay po ng makapag-inspire at makatulong tayo, diba, sa kapwa natin ng mga nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon. And super thank you po talaga ako sa mga nag-share po ng kanilang advices and tips. And guys, sana nakatulong ako. Just love yourself, diba? Continue to love, give respect to each other lang. And God bless. Stay safe, everyone. And do not forget to subscribe. Click the notification bell sa baba para updated tayo sa mga susunod nating vids. And see you guys. And thank you so much.